Ayun na, isang magandang araw pong muli sa inyo mga ka-viewers. At ngayon eh, magagawa tayo ng ano, ng bitang. And tuturo ko sa inyo kung paano tayo magkabit ng ano, ng kawil sa nylon. Ayan. At doon sa mga marunong na, shout out na lang po sa inyo. Ayan. At halipot ako inyong samahan dito sa mga baguhan dyan. Ayan, at inyong panoorin kung paano tayo magbuhol. Ayan, at para kayo mayroong konting matutunan kaalaman. Ayan, samahan niyo po ako rito. Ayun, mga ka-viewers, ang size ng ating kawil ay 565. Ayan. Ito yung ating tatalian. Ayan, ito yung gagamitin natin sa panghuhuli natin sa ng isda, sa kitang, mga ka-viewers. At meron tayong gunting. Ayan, siyempre panggipit natin yan sa mga lampas-lampas na sa ating mga tinali. Yeah, gagamitin natin para ang gupitin yun. At ang ating size ng ating tansi, ito, ito po ay numero 50. Ayan, para kahit malaki man yung sumibad sa atin, ay hindi siya basta-basta makawala o malagot niya yung tali natin. Ayan, at tingnan niyo yung ating gagawin proseso. Paano natin itali yung ating mga gagamitin sa kitang. Ayan ang ating kawil. Yung ating ilalagay na kawil na yan ay ito ay ano, 700 piraso. Ayan. Ito ay unang subok natin sa pagtubog sa tubig ng ano, kitang na ito. Sa mga susunod na araw ay mapapanood nyo na yan sa mga susunod na linggo. Yung ating kitang adventure. Ayan. At sana ay lagi nyo kami subaybayan at tapusin yung aming mga video mga ka-viewers para makita nyo yung aming mga nahuling isda. Ayan. Ayan mga ka-viewers, at uumpisa natin yung ating tutorial kung paano magtali ng ano, ng tansi sa kawil o sa biwas. Yan ang tawag sa amin sa Tagalog. Ayan. At sa parteng Bisaya, ang tawag dito sa kanila ay taga. Ito yun. Doon sa mga marunong na, ayan na, shout out po sa inyo. At ito ay para din sa mga hindi pa marunong magtali ng kawil sa mga baguhan pa. Ayan, at ito, tingnan niyo po kung parang posisyon, ganyan po ang paghahawak. Ayan, at tapos, ilalagay natin yung kawil dito. Ganyan po. Yun. Tapos hawakan natin. Ganyan po ang posisyon niya hawak. Tingnan niya po mabuti. Ayan. Ito pa taas, itong sobra na ito, itong sobra na to. Yung papiraso na yan. Ito. Yan ang ating ipupulupot. Ayan, ito. Ayan, yung pulupot niya na ipuro papunta rito sa buwan ng kawil, punta rito. Patras, pababa. Ito at aking ipupulo na. Tingnan nyo maigi ha. Sa mga hindi pa po marunong dyan magtali ng kawil. Ayan. Ako po yung kanan, kaya ang ikot ko ay pakanan. Kasi kanan po yung aking ginagamit na pang ikot. Kung kaliwati, kung kaliwiti kayo, ay siyempre kaliwi rin. Kaliwa. Ayan. Ayan. Ganyan. Ganyan. Mga anim na ikot, okay na mga ka-viewers. Yun, may makikita kayo na sobra, ayan. Sobra. Ito yung mahaba. Ito yung hihilihan natin mamaya. Tapos, yung ito, isusuot natin doon sa may butas na yun dito. Yan, isusuot natin dyan. Yan, yan, yan. Makikita dito. Babalihin kong ganyan. Pagkatapos, isusuot ko na doon, yun. Dito. Yun. Kasi hilahin natin, pag ganyan. Ayan, nakasuot na po siya, makakita nyo. Ayan, nakasuot na. Hawakan nyo rito, itong dulo. Hilahin nyo yung isa, ayan, ihigpit na siya. Ayan. Makatali na po siya mga ka-viewers. Yan ang resulta niya pag naikabit na natin. Ayan. Kung hindi pa kayo nasisiyahan,
At kung matibay-tibay ang inyong ipin, eh, pwede nyo rin siyang kagatin, ganito. Ayan, natihilahin nyo po parehas. Ayan, siyempre yung kawil, hawak nyo ha. Baka paghila nyo, sabit yun dito sa inyong labi. Ayan, kaya mag-iingat din po tayo. Ayan, pagkatapos tayo mahila, nakatali na siya. Ito po yung ating gunting na pinakita kanina. Gugupitin nyo yung sobra. Yun. Malinis na po. Ayan, ganyan. Ayan. Maganda na. Yun. At magkakabit na po tayo ng isa para malinaw po sa ating mga nanonood dyan. Ganito lang po. Ayan. Tulad ng kanina, hawakan ng ganyan. Then, ilagay yung kawil sa ano, gilid. Ayan. Sa mga tabi, mga nasa tabing dagat, ito po alam na nila. Kasi ito po itong ko rin natutunan nung ako yung bata pa. Sa mga nangangawil, ayan. Ikot. Kung pag-ikot nito, yung banayad lang ikot. Kasi pag ito hinila ninyo, yung po ang gibigay ng higpit. Pag inyo hinila yung kabilang dorong ito, ito tumaba. Ayan. Ang punong po ninyo ay papunta rin sa may hook. Ayan, pababa. Ayan, hindi dito. Pumunta ang ikot, pumunta rin. Ayan, nahawakan nyo rito. Nahawakan dito. May kapiraso dyan butas. Ayan, mapasin nyo. Yung sobrang yung dulo ay inyong babaluktotin at susuot nyo doon. Yun. Susuot natin. Ayan. Yun, nakasuot na po siya. Nakasuot na. Ayan, nakasuot na po. Nakasuot na. Ganun ang pagsuot. Hawakan nyo yung dulo na rin. Hawakan nyo rito. Ilahin nyo itong mga bando, ilahin nyo. Po, ihigpit na ng rusa. Ayan. Ayan. Yun. Napasin nyo. Ngayon, kung hindi kayo nasisihan, pwede nyo kagatin, pero ingat kayo dito. Kagat kayo rito. Hawak dito sa dulo, sa may kawil, hawakan nyo rito mabuti. Pwede nyo nang kagatin, ganyan. Ayan. Nahigpit na siya. Gupitin niya yung sobrang yun. Yun. May kawil na tayo. Ayan. Ganyan lang po kasimple. Para sa mga hindi pa po marunong dyan, ayan, ganyan po. Lagi niyong panoorin niyo ito at matututo kayo magtali ng kawil kung paano presentale. Ayan. Ayan. Ito, pangatlo po to para talagang kuha-kuha ninyo. Anim na ikot o walong ikot, marami na po yun. Depende sa inyo kung ilan ang gusto nyo ikot. Ayan. Basta nakapulong siya. May butas. Ayan o. Susuot nyo rin yung kabilang dulo ng nylon. Ayan. Nakasuot na mga ka-viewers. O. Pag hinila nyo itong isa na to, magsasara siya. Ayan. Pag nagsara yan, ay tali na. Ayan, nakasara na siya. Pag hindi kayo kontento, pwede nyo nga kagatin. Basta ganito hawak. Dito, kagat. Hila. Mahigpit na siya.
Kahit dalawang kilong isda, hindi na kayang tanggalin niya. Pero huwag lang butiti. Ayan, at putol niya pag butiti. Yun, malinis na. Ayan. Ayan, mamaya papakita ko sa inyo kung paano natin ikabit sa pinakang lubid natin. Kasi gagamitin namin ni lubid kasi hindi guluhin. Ayan. Siyempre, pag ikakabit nyo na, kailangan ito, babalihin nyo rin yung dulo. Ayan. Yan yung ipipilipit para maglubid siya. Ayan. Ganyan. Ipilipitin nyo lang yung daliri para maglubid. Ayan. Ganyan. Tapos, ibubulay nyo. Isang buo lang, mga ka-viewers. Ang ganyan. Oh. Yun. Ngayon niya malinis na. Ganyan. Gupit. Yun. Yung ating panlagay dun sa ating ano lawayan. Ito po, hawakan nyo ulit. Ganyan. Kasi kung malakas-lakas ang daliri nyo, pilipitin nyo, ganyan, pegotin nyo yung daliri, lulubid na po yan. Yan. Buhol suot. Yun. Okay na. At mamaya ating ikakabit dun sa ating ginawa ano lubid na paglalagay natin ng ano sa mga hook. Bibigyan ko po kayo ng sampul, mga limang piraso. Para makita nyo. Kung paano natin isabit sa ano. Ayan. Makikita nyo mamaya ang aming laway na ilubid. Kasi nga ilubid ay hindi basta nagugulo. Kasi pag ating tatalian ng kawili nylon, yung ganito rin tansi, ay napakaingat po nito. Talagang dapat ito ay hindi magulo. Kasi pag ito ay nagulo, hindi na kayo makakaarya ng ano, kitang nyo. Hanggang sa umuwi na lang kayo kasi nga nagulo na inyong kitang. Kaya yung iba ay may reserva sila. Yun. At ipapakita ko sa inyo kung paano natin ikabit sa ano. Inaabangan nyo. Mga viewers, ito yung ating tawil o biwas. Sa Bisaya, tawag dito sa nila ay taga. Ganito ang ating ano, pagkabit dyan. Ito yung ating ano, yung lalagyan natin tawil o taga. Ayan, ito. Ito yung lubid, kasi kaya ginawa namin lubid para hindi guluhin. Ayan, isusuta natin dito pag ano. Dilapot sa mga paguhan ha. Sa mga marunong, isetong talang po sa inyo. Ayan. Ayan mga ka-viewers, at natin na ikabit na nga, no? Ayan, no? Kasi iba-iba ho yung paraan dito sa mga mangingitang, eh, kanya-kanya talagang discard rito. Ayan, sa aking, ano, sa aming kinagis na, sa aming sakis, ganyan to mga ka-viewers. Para kung magpalit ka man, ay madaling palitan. Tutulak mo lang yung dulo, kalas na agad, mahihilo mo na yung dulo. Ayan, at meron tayong nagawa sample. Ayan. Ito po ay lubid, kasi nga pag lubid ay hindi nagugulo. Pagka tansi, kailangan po maglagay ng buhangin para daw hindi magulo ito kahit walang buhangin hindi nagugulo. Sana isabay-bay nyo kami lagi sa pahingitang ni Kajuni.
tapusin nyo yung aming video para makita nyo ang mga nahuli. Ayan, at hanggang dito na lamang po. Ayan mga ka-viewers, ito na yung ating na